May batang ng budol na naman. Yung daddy talaga nila ang may kailangan bilhin sa mall. At sakto naman nga din, may kailangan din akong gawin dito. Bumili nga lang kami ng konting pang snacks nila. At pumasok nga muna kami dito sa Toys R Us. Hindi ko alam kung tama ba yung pag-pronounce ko. At kung mali nga ako, naku, ikaw na lang din yung mag-adjust. Kasi nabubulol nga ako i-pronounce yan. Pag nandito ka nga naman talaga sa loob ng Toys R Us, ay naku, babalik ka rin talaga sa pagkabata. At itong mga anak nga namin, naku, tuwang-tuwa na sa paglaro sa mga naka-display. Hindi ko nga alam kung anong hinahanap dyan ni Day, pero ito sa Ayman, nakahanap na naman ng mga baby. What's that? Umalis nga muna kami doon at pumunta muna kami dito sa handyman kasi may bibilhin nga daw si Dave. Kaso nga lang din, wala din pala yung hinahanap naming pan doon. Bago nga kami umalis doon, eto si Emma, pinabubuksan naman mga drawer na to. Ang laman? May laman? Walang laman. Wala. Wala. Wala ka na. Doon na tayo. Wala. Wala. Walang laman. Wala ka na. Wala. Wala. At bumalik na nga kami doon sa Toys R Us. May nagustuhan na rin kasi talaga doon si Drix bago pa kami umalis doon kanina. At matagal ko na nga rin talagang gustong bilhin to sa kanya. Yung play din to eh. Ito oh. Gusto mo eh. Yun nga. Play din yan anak. Parehas din yan. Kaya syempre binayaran na namin. At dumiretso na nga rin kaming umuwi. Kasi sabi nga ni Dave, doon na lang kami pupunta sa SM. Kasi baka nandun nga yung hinahanap niya. Kaso wala din nga, kaya nag-take out na lang kami dito sa Henley ng pagkain namin. At antok na nga rin si Ayma. Pagkadating nga namin sa bahay, ito si Drix talagang pinabuksan na. Excited talaga siyang malaro to. Habang tulog nga si Ayma, nakipaglaro muna ako sa kanya. At ipinaalala ko nga sa kanya na pagising na Ayma, share sila dito sa laruan. Bago ko kasi talaga to bilhin sa kanya, kinausap ko na rin siya. Sinabi ko na sa kanya na kailangan niya mag-share kay Ayma kasi isa lang yung bibilhin namin. Gusto ko rin kasi kahit papano, nag-share silang dalawa sa mga laruan. Tinatanong nga niya ako bakit daw kailangan nila mag-share ni Ayma. In-explain ko na nga lang sa kanya na sabi ko sa kanya isa lang yung kaya naming bilhin. At ma-enjoy niya yung paglalaro nitong Kledo kung may kasama siyang mag-assemble neto. Habang naglalaro nga kaming dalawa neto, bigla ko na naman naalala nung panahon ko. Hindi rin nga kasi ako nagkaroon ng ganito. Pero naiintindihan ko din naman sila, Nay. Sa dami ba naman namin magkakapatid, eh uunahin pa ng magulang namin bilhin ito. Nabibilhan din naman nila kami ng laruan. Hindi nga lang katulad nito. Nabibilhan namin ng ganito ngayon si Drix kasi kahit papaano kumikita naman yung mga sideline namin. Syempre may ambag din naman yung mga anak ko. Kaya dapat lang din talaga na i-treat ko sila. Iniwan ko na nga lang dito si Drix na naglalaro pero maya-maya lang nagising na rin to si Ayma. Habang busy nga yung kuya sa paggawa ng spaghetti niya, eh nangaagaw na to si Ayma kaya sabi ko sa kanya, eto na lang sa kanya yung pizza. Yun nga lang parang ayaw naman ibigay ni Drix kasi gawa nga rin niya to. Kaya good luck na lang talaga sa akin sa mga susunod na araw. Sana magkasundo silang dalawa maglaro neto. O siya, hanggang sa susunod, maraming salamat ulit sa panonood.